Magandang umaga mga kaibigan. Welcome back dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So magpapakain muna tayo ng ating mga rabbit dahil kailangan maaga natin sila pakainin. So lilinisan ko din yung mga waterer nila dyan, yung mga paso na may tubig, at papalitan natin ng bago. So ayun, napuno na ng dahon ng kangkong. So ito nga pala yung ginagamit kong takalan sa kanila. So bali sinukat ko to, tinimbang ko. So yung may guhit na yan, hanggang dyan lang yung 50 grams. So nabasa ko kasi dyan, nakita ko na 50 grams ang pinapakain tuwing umaga. So ito namang feeds na ginagamit natin, ito yung Integra 3. So sana magpapalit kapag may nakuhanan akong feeds ng rabbit. So ayan, tatakalin lang natin hanggang dun sa guhit para sigurado tayo na tama yung gramo na pinapakain natin. So mahirap kasi kapag sobra, dahil ba tumaba sila ng sobra, at mahirap silang mabuntis kapag binrid natin. So mas maganda na kontrolado natin yung pinapakain natin sa kanila. So ayan, lalagay lang natin doon sa paso na kainan nila. So kapag nakita niya yan, kakainin niya na yan mga kaibigan. So ayan, kumakain na yung mga rabbit natin. So yung isa, hindi niya pa nakita yung pagkain niya. So maganda yung pwesto dito ng ating mga rabbit dahil yung araw ay tinatamaan sila. So maganda pa yung araw ngayon, mga 7 a.m. para may natural vitamins sila mula sa araw. So nailabas ko na rin yung inuman nila at lilinisan ko na. So may ibababa pala tayong mga sisiw mga kaibigan. Bali doon sa 31 eggs na binaba ko nung nakaraan, so may napisan na 22. May siyam na hindi nakalabas. Pero good pa rin yan mga kaibigan. Meron tayo dyang Jersey Giant, Black Australorp, Rhode Island Red. Tapos may Vapor Pinkton pala tayo. So yung Black Australorp tsaka Vapor Pinkton, pupunta ng Santa Maria Bulacan yan sa Sabado kay Sir Davin. So shoutout po sa'yo sir sa pag-order ulit ng mga sisiw sa akin. So ibababa ko na sila mga kaibigan. So ito na yung mga sisiw natin mga kaibigan. So bali maya maya ko pa sila papainumin ng ating tubig na may molasses. So hayaan ko muna sila mag-relax dyan ng ilang minuto para hindi mabigla yung sikmura nila. A few moments later. So andito tayo sa breeding pen ng ating mga native mga kaibigan. So dahil schedule nila ng bakuna ngayon ng Lasota, so hulihin ko sila. So gamit itong ating scratching pen, so nakaset up na yan, lalagyan ko na lang ng pagkain dyan sa loob para pumasok sila. So para hindi sila ma-stress at hindi sila mabulabog, so ganyan na lang yung gagawin ko para mabakunahan sila. So ayan mga kaibigan, nahuli ko na yung mga sisiw tsaka yung dalawang inahin. So yung dalawa dyan, yung tandang tsaka yung isang inahin, walang problema dyan dahil madali na lang hulihin yan. So andito na yung bakuna natin mga kaibigan. So sisimulan ko ng bakunahan yung ating mga native. So bali papakawalan ko yung mga sisiw, yung malalaki dyan muna dahil papaliguan ko sila. So para matanggal yung mga kuto nila sa kanilang katawan, medyo matagal na yung huling paligo sa kanila. So ayan mga kaibigan, healthy yung ating mga sisiw, matataba at saka mabibilog ang katawan. So magsisimula na tayo magbakuna ng NCD Lasota o yung pangontra sa peste. So isang patak lang sa mata at isa sa ilong. So ayan, so okay na yan. So pagkatapos kong bakunahan, bali pinapakawalan ko na sila. So ayan, binibitawan ko na. So may nauna ng dalawa. Tapos na rin yung dalawang inahin dyan sa loob, yung mga maliliit na lang. Tapos na tayo magbakuna sa ating mga manok. O papaliguan ko naman sila ngayon. So importante mga kaibigan, nachi-check din natin yung ating mga native chickens kung healthy. So kahit once a month, pwede nyo silang check upin kung may mga sipon, kung payat.
So sa evaluation ko sa aking mga native, ay healthy naman silang lahat, pati yung mga sisiw natin. A few moments later. Napaliguan na natin yung ating 3 hens and 1 rooster. So payo lang mga kaibigan, huwag kayong magpapaligo kapag naglilimlim na yung inyong inahin. So possible na matanggal yung pagka-broody niya. So magre-reset na naman yan at hindi na maglilimlim. Pwede tayo magpaligo kapag nangingitlog pa lang o hindi nangingitlog. At pwede rin tayo magbakuna kapag naglilimlim yung manok, nangingitlog o kaya may sisiw. So kailangan lang lahat sila ay mabakunahan para lahat sila ay ma-immune doon sa ating NCD Lasota vaccine. So yun lang yung maibibigay kong advice mga kaibigan para hindi kayo malito. So yun yung huwag nyo yung kakalimutan dahil possible na magkaroon ng problema kapag nagkamali kayo. So mga kaibigan, kahit na native lang sila, so importante pa rin na maalagaan sila na maayos. So kahit paminsan-minsan mapaliguan sila para hindi kumapal yung kuto sa kanilang mga balahibo. So kasi kapag kumapal yung kuto nila, tayo rin na mahihirapan. Mahirapan tayong pumasok sa kulungan nila dahil papasok pa lang tayo, ay lumilipad na yung mga maliliit na kuto. So makati yun sa katawan at pwede pang kumapit sa ating mga damit. So para rin maging kondisyon sila lagi, maging healthy. So hindi lang naman ito alaga lang, so may mga bumibili kasi sa akin. Kaya kailangan healthy yung mga breeders natin na native para healthy din yung mga sisiw nila. So nakita nyo naman doon sa mga offspring nila kanina, mambibilog ang katawan at mabilis lumaki. So ito yung iniiwasan natin na mag-build up dito sa mga kulungan ng mga native natin mga kaibigan. Dahil possible na bahayan ito ng mga kuto. So kaya hanggat may chance tayo na maglinis, ay tanggalin natin yung mga yan. Para hindi mag-build up yung mga sari-saring insekto dito sa kanilang mga kulungan. So maiwasan din natin na makakuha sila ng mga sakit o kung ano mga bakterya dyan sa mga namumuong dumi nila. A few moments later. So ayan mga kaibigan, tapos na ako maglinis ng ating breeding pen. So natanggal ko na yung mga namuong dumi dyan at nawalisan ko na rin yung paligid. So binasa ko ng tubig para matanggal yung alikabok. So habang hinihintay natin matuyo yung mga breeders, so pagbalik nila dito ay press ko na sila dahil malamig na yung paligid. Tuyo na yung ating mga native breeders. So ibabalik na natin sila doon sa kanilang breeding pen. So tuyo na rin yung lupa doon kaya pwede na natin silang ibalik. So nauna na yung isa dahil nakawala kanina. Pinulong ko na doon at pinapasok. Malinis at maayos na naman yung ating breeding pen. So maganda na regular tayo nakakapaglinis dito para komportable din yung ating mga manok at hindi dumumi ng sobra para hindi sila makakuha ng mga sakit. So lalo ngayon parating na ang summer, kailangan mapreskuhan sila para maiwasan natin yung mga heat stroke. So kagaya yan, binasa ko yung lupa nila dito para presko yung hangin at hindi mainit yung singaw ng lupa. So sana mga kaibigan may nakuha kayong idea sa video natin ngayon.